Palapit na ho yung election. It's just a matter na nakikita na ho natin. Unti-unti na ho, nagdedeklara na ho yung mga kandidato na maging pangulo or vice president. Nag-uumpisa na ho sila. Yung iba, medyo wala pa ho tayo until after August daw. Tandem ho ni Lacson and Soto daw ho yung mga August next month na specific date nagbigay na ho sila. So, antabayanan ho natin mga bossing. So, titingnan lang ho natin, tayo'y makontento na lang sa the latest survey ho ng Pulse Asia. And so, nakikita niyo ho mga rankings. Ngayon, hindi ho tayo namumulitika bagkos pinag-uusapan yung politics because anything under the sun, mahalaga ho yan. Ang programang Bitag Live has something to do with the, una sa lahat mga boss, politics, governance, crime and investigation, socio-economic, public service, anything under the sun. Nadi-discuss ho natin and we can weave analysis from the past to the present and maybe something to do with the future. Tandaan niyo, boss. Hindi ba? So, hindi ho tayo balita and we can go back based on our files. Tayo ho'y repository of development. Pag diniscuss ho namin itong topic na to, we can always go back and refer doon sa aming mga files. May point of reference ho tayo. Kaya nakapagsalita ho tayo ng ganito. Ito na ho, ginagawa ho natin noon pa. So maybe a lot of you are still unaware, pero nagsusubaybay na ho kasi hindi ho kayo makasagap ng mga analysis on what's going on, especially everybody's a little bit more, kumbaga, ito'y nosy. Tinitingnan ho, sino ba talaga yung mga lalabas sa politika? Wala pa ho nagdedeklara. Ang nag-survey company lang ho, yun hong, ito ho yung Pulse Asia. Ang nakapagtataka mga bossing. Nasabi ko na ho to last week, ano? Wala pa rin hong lumalabas na latest survey sa SWS Social Weather Station. Marami ho nagtataka. Bakit? I don't know. Siguro hindi pa ho sila kinukomission. Wala pa ho nagkukomission sa kanila. Or makikita ho nila na parang naglalabas kasi ang Pulse Asia at meron hong ranking ang Pulse Asia. Nakita niyo naman ho siguro. Hindi na ho balita yan kung sino ho nangunguna. Kung sino ho yung sumusunod statistically tie, yeah, well, una sa lahat, Sara Duterte, statistically tie, yun hong difference of 14 and 13, depende itong kay Isko at saka kay Bongbong Marcos. Kung titingnan nyo ho, statistically tie ho yan. Ngayon, sumusunod ho dyan, yan ho si Grace Po, and then si Manny Pacquiao, and then sa ibaba, nakikita nyo ho, si Lenny Robredo. So, yan ho, may mga percentage ho yan. May plus and minus 2%. Kaya makikita ho natin. Kaya yung sumusunod ho kay Sara Isko and BBM, statistically, tie ho yan eh. Hindi ho pwedeng isang prosyento lang ho lamang. Si Grace, nasa 10 ata. Si Pacquiao, nasa 8 and 6. Nasa ibaba ho si Lenny Robredo. And then si Ping Lacson and the rest. Doon ho, makikita nyo na mga bossing. Anyway, wag na ho natin pag-uusapan, ano? Basta't yun hong pinakikita ho natin. Nasaan yung social weather station? Wala pa ho silang nilalabas. So, antabayanan ho natin mga bossing. Well, marami rin iba. Naglabas na ho sila ng mga potential senatorial candidate. And right away, aktibo ho ang social media. Binabanatan ho nila kung sino yung mga pangalan ng naglululutang. Isa ho dyan si Willie Rebillame, si Robin Padilla at saka si Rafi Tulfo. Nakita ko, nabasa ko, wow man, grabe ho yung sa social media kasi hindi ho natin talaga yung mga engagement.